What's up guys and welcome to my second video. So, nandito ngayon ako sa computer ko kasi nag-research ako ng changeout. Kasi overdue na yung XSR, so hindi ko siya magamit. Tapos nung tumawag ako sa mga Yamaha service center, sabi nila close daw sila kasi nga ECQ. And if ever daw magbukas sila, for sure daw mahabang pila. And syempre madaming tao, so hindi ganun ka-safe. And since kompleto naman kami sa gamit, I think the best option is DIY sa bahay lang talaga. Safer, faster, cheaper din. So, tara, let's go! Okay, so ito na yung mga tools na kailangan natin. First things first, 8mm socket. Para to dun sa oil filter cover na tatanggalin natin namaya. Next naman, kailangan natin ng 19mm socket with adapter na deep socket. Kailangan ng deep socket adapter kasi hindi natin kayang abutin yung oil cover dun sa ilalim. Papakita ko sa inyo mamaya kung bakit kailangan ng deep socket wrench para maabutin. Kailangan din natin ng socket wrench para matanggal natin yung oil filter cover tsaka yung oil plug sa ilalim. Okay, so once kompleto na kayo sa tools, ang kailangan naman natin is yung mga oils and filters na ipapalit natin. What I have here is yung Yamaha lube na ST Supreme. Ito yung 10W40 na semi-synthetic. They recommend kasi Yamaha lube for oil ng XSR natin. You can use any oil as long as 10W40 yung viscosity or yung thickness ng oil. Kasi ito yung recommended na oil ng XSR natin. For the oil filter naman, kailangan Yamaha genuine part. Binigay sa akin to ng friend ko, pero you can get this at any motorcycle shop for around 30 to 60 pesos. Color yellow siya. Tapos yung plastic niya, dapat may mga nakasulat na Yamaha genuine parts para sigurado kong original. Okay, so last but not the least, kailangan natin ng embudo or ng funnel para tumamaya pag nag-refill tayo ng oil, wala tayong matatapon or masasayang. Kailangan din natin ng drip tray or ng planggana na ilalagay sa ilalim ng XSR natin. Dito tutulo yung oil na itatapon na natin. Okay, so first step, kailangan natin humanap ng patag na lugar na pwede natin ipark yung XSR natin. Kailangan natin ng flat kasi yung oil level sa loob ng engine, kailangan yan balance. So pag nag-drain tayo mamaya, lalabas lahat ng maduming oil. Better sana if sa garahe ito gagawin. Kaya lang, since first time natin mag-change oil, ginawa ko siya sa damuhan para pag may natapong oil, hindi siya mag-sustain. Tapos nilagyan ko na lang siya ng kahoy dyan para at least nakataas siya ng konti or medyo level. Okay, so once nakahanap na kayo ng stable ground para sa XSR nyo, kailangan na natin tanggalin yung drain plug sa ilalim. Ang gamit dito is yung 19mm socket wrench with a deep attachment para to sa mga hard to reach areas katulad ng underbelly ng XSR nyo. Kasi with the regular attachment lang, hindi siya abot, so kakaposin siya. So kailangan nyo talaga ng extension katulad nito. Okay, so tanggalin na natin. Ayan, after ng isa or dalawang ikot, na-loosen ko na siya. Pwede na siyang tanggalin gamit yung kamay. Kaya lang, bago natin siya fully tanggalin, lagyan na natin itong deep tray sa ilalim para pag nag-spill siya, dire-diretso na siya dyan. So ayan, natanggal na natin siya and kita niya naman sobrang itim ng oil. Overdue na talaga yung XSR for a change oil. Tapos ngayon, hintayin natin siya for 5 to 10 minutes, totally drain lahat. Pero the trick here is, i-loosen up nyo lang ito ng konti para at least may pumasok na hangin dito para ma-flush out yung oil sa ilalim. Parang yung sa juice, di ba? Pag dalawang butas, mas mabilis yung labas ng juice. So, ganun din yung gagawin natin dito. I-loosen lang natin siya kasi pag tinanggal nito, baka may pumasok na oil, dust, or elekabok sa loob. Tapos masira pa yung makina natin. So, ayaw natin mangyari yan. Another trick na pwede natin gawin is, ganito. To make sure na wala na talaga natirang oil sa loob, pwede natin siyang upuan. Tapos, igalaw-galaw natin siya para maalog yung oil sa loob. So after a few minutes, may konting patak pa rin. Pero while nagdi-drip yan, pwede na natin tanggalin yung oil filter. To do that, kailangan natin nung 8mm socket wrench. So natanggal natin siya and kita nyo gano'ng kadumi yung luma. Tapos pag kinabit nyo siya, just make sure na nandito pa rin yung gasket niya kasi ito yung nag-seal ng oil. And wala namang right or wrong pagpasok ng filter kasi may linya to, so hindi siya papasok pag walang butas.
What you can do is you can clean the outside ng perimeter ng oil filter. Just make sure walang matitirang residue dyan katulad ng mga basahan or yung mga lint. Tapos pasok na natin. Yung long screw dito yan sa lower right. Ayan. And then yung two shorter screws dito. Tapos higpitan na natin siya. Nililinis ko lang yung mga spill para mamaya pag inon natin siya, sure tayong walang bagong tagas or leak. Okay, so tabalik ko na yung drain plug. Just make sure na yung gasket is facing up, tapos yung spring inalit sa loob. So ganyan siya. So ayan, we're almost done. The only thing left to do is ilagay natin yung bago nating oil sa loob ng engine. I got the Yamaha ST Supreme kasi ito yung recommended ng CASA. But you can use any oil naman as long as it's 10W40, yung viscosity ng oil or yung thickness. So ayan na. Okay, so isa sa mga common issues na nakikita ko or yung mga tinatanong is if uubusin daw ba yung buong 1,000ml or yung buong bottle. Sabi kasi ng mga XSR owners na nag-DIY oil change, nag-leak daw yung engine nila after nila ilagay yung buong 1,000. Pero nung tinanong ko si Kasa, sabi nila buong 1,000 daw ang ilalagay kasi ang capacity daw ng engine is 900ml tapos sa oil filter chamber naman is 100ml. So ngayon, I'll try to put everything, yung buong bottle sa loob and let's see kung ano yung issues na makikita ko. Let's go! Okay, so before natin tanggalin to, just make sure na malinis yung funnel natin. Walang dirt or any debris na pwedeng pumasok sa engine natin. So tanggalin natin to. Huwag nyo kalimutan yung gasket, tapos isaksak natin yung funnel. Tapos ngayon, ready na tayo ilagay yung oil. Yan, naubos na natin yung oil, tapos make sure na walang debris dun sa dipstick natin bago isa-sara. Okay, so that's it. Just make sure na higpitan nyo lahat ng pots. Pwede natin siya i-try. Sana walang sumabog. Yan, nawala yung oil. Let's on na natin. Hintayin nyo lang siya mag-circulate yung oil. So wala namang oil icon dyan or oil error, so I think we're good. Okay, so check lang natin if may nagdi-drip. So far so good, wala naman. Dito mahigpit. Okay, so that's it. So far sobrang dali lang naman ang process. I think kaya mo siyang gawin in less than 20 to 30 minutes. Ang pros and cons lang niya is syempre cheaper. Kaya mo siyang gawin sa bahay, own time mo. Tapos yung filter, I think, was only 30 pesos. Yung oil was 300. Pag sa kasa mo ito pinagawa, maghihintay ka ng 2 to 3 hours. Tapos baka ma-issue ka pa sa girlfriend mo na nagpapa-change oil ka. Sa kasa, I think, nasa 600 to 700 ang buong process. Pero pag dito sa bahay, less than 300 or 400 ang gagastusin mo. As long as may tools ka. The only cons na nakikita ko dito is syempre yung warranty, but if yung motor mo walang issue, I think you can really do it by yourself. And i-honor naman ng kasa ang service tsaka repairs mo kahit ikaw nag-change oil nyan. And sa mga ganitong pandemic, I think it's better talaga na iwas muna tayo sa mataong lugar or sa mga service center since madaming kinakalikot dyan. I think better na gawin nyo na lang sa bahay if kaya. So that's it. I'll test drive pa, tapos I'll let you know if I see any issues or pwede na rin improve. Pero until then, see you sa next video.